So hello mga mare, mabuhay uli at ito ang ating part 2 kung saan nandito na kami sa highway ng Governor's Drive. Ayan po at medyo malapit na po kami sa aming pupuntahan. Kaya ride lang tayo, stay foot lang kayo dyan. Nandito na tayo mga mare sa Pasong Kawayan 2 General Trias. Konting kembot na lang at papasok na rin tayo sa subdivision ng South Square Village. So guys, yan nga pala ang lumang simbahan ng San Agustin.
Nadaanan nga rin pala namin, guys, ang The Way of Cross Cemetery. Ayan. So, ito yung entrance ng kanilang subdivision or village. Ayan po ang South Square Village, Pasong, Kawayan to General Trias. So, dyan po kami papasok. So, guys, na-amaze lang ako sa village na ito ay kompleto na. Meron na sila ditong barangay hall. Meron na ring high school, elementary school, and meron pa silang fire station. So, ayan guys, ang kanilang village. So, entrance uli kami sa kabilang gate kasi may phase 1 and phase 2. So, nasa phase 1 po ang nabiling bahay ng aking kapatid. So, tara, drive na naman uli. So, kompleto talaga. May mga hardware pa pala dito sa loob na ng village. May mga tindahan din. At ito nga pala ang papasok ng phase 1. Ito yung gate. Ayan ang gate ng phase 1. So, dedere-derecho lang kami at liliko kami sa kaliwa. Ayun. At madadaanan namin doon ay ang talipapa. At uli, dere-derecho lang at block 16. Doon sa may puno ng mangga, doon ang bahay na nabili ng aking kapatid. Mga mare, lahat ng mga bahay dito ay pare-pareho lang yung mga sukat. So, ayan. Siguro, sa tagal na rin nila dito, extension lang at yung iba pinapataasan na. So, ang model house nga pala ay yung nabiling bahay ng aking kapatid. So, ayan. At marami rin palang mga bakante pa dito, mga mare na bahay. So, maganda din at marami na rin nakatira. Oops, muntik na kaming maligaw. Buti na lang at naalala ko. Ito nga pala yung street niya. Ayan, dyan na kami pumasok. So, ayan mga mare, hindi pa ako nakakababa ng motor. Nakita ko na ang aming bahay. Ayan, grabe ang taas na ng puno. Dati wala pa siyang puno, ngayon ayan na ang puno ng ipil-ipil. At nagulat ako, ang daming kalat sa labas. Tambakan ng basura. Real talk. So, ayan yung puno ng ipil-ipil mga mare, tumaas na siya. Ayan, ganyan talaga pag walang nagbabantay sa bahay. Tagal na ngang nakakandado ang gate ng bahay. Ayan, hirap na hirap ang mister ko sa pagbukas. So, kinater na lang namin para mabuksan ang gate. So, ayan, ang mga kalat sa labas. At sa pagbukas namin ng bahay, ito ang aming makikita. And 1, 2, 3, welcome dito sa nabiling bahay ng aking sister. So ayan, ang daming mga nakabiting alikabok at mga agyu sa sobrang tagal nang walang nakatira. So ayan po ang loob ng bahay niya. So sa labas, sa kusina, ayan, ang daming kalat at mga agyu. Ayan. So,
Nakikita nyo guys, may mga kuryente pang naka sabit lang. So ayan yung CR. So medyo marumi nga lang dahil sobrang tagal na walang gumamit. At ito ang extension niya sa labas, sobrang kalat at nabulok na ang bubong. So dahil nga daw sa bagyo, nabagsakan daw yan guys ng puno. So ayan, at wala na talaga, sirang-sira na siya yung bubong. So ang dami pang kalat, ayan oh. Ganyan talaga pag walang nakatira. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa na linisin nito at yung pagkakataon namin, yung biyahe namin. So ayan, nagpatawag po ako ng maglilinis. Pinaupahan ko na po ng paglilinis para hindi na ako mapagod. So ayan, tapo na rin ang mga basura sa labas. So pag wala talagang nakatira at walang nagbabantay sa bahay, pag matagal na ay tambakan na ng basura. Yan po yung guys yung mga sabi nila dito, mga kapitbahay dito. Yan ang sabi sa amin. Pag walang nakatira na matagal na, tinatambakan ng basura. So real talk talaga. So ayan guys, pinalinis na namin at nag-upa na kami ng maglilinis. So yan, nakita nyo guys kung gaano kakalat. So yan, meron pa dyang bowl. Pinaputol ko na rin guys yung, ayan yung bowl oh, ng inidoro. So pinaputol ko na rin yan guys yung puno ng ipil-ipil na yan. So mga mare, wala pa nga pala yung kontador ng tubig at kontador ng Meralco. Kaya sa susunod naman na aming travel ay aayusin namin at lalakarin namin ang kontador ng tubig at Meralco. So grabe talaga ang kalat ng bahay oh. Ayan, may puno pa na malaki na nakatambak dyan sa harap ng bahay. Ayan oh, yung puno na yan. Madami ding mga basag na tiles at mga basag na hollow blocks na nakalagay dyan sa sako. So yan guys, hintayin lang namin matapos at malinis tong bahay. Uwi na kami at next namin lilinisin naman ay lalakarin naman ang Meralco at tubig. Guys, ito na ang itsura ng bahay after ng malinisan. So ayan, thank you for watching until my next vlog. So ayan nga pala, wala silang kontador ng Meralco. Next naman namin yan. So bye and God bless!